nakikita nyo, may suka dito. Suka, toyo, patis, tabasco. Dahil meron nga tayong guest ngayon! Dito na magtatapos yung Sunday session. So, parang wala nang hihigit pa sa kanya. So, let's welcome Mr. Sian Dale! What's up, everyone? Wait lang. And what's up, everyone? Guys, isang karangalan na in-invite mo ako dito. Grabe, akala ko hindi mo na ako i-invite eh, kasi last day na to ng shooting, in-invite mo na si Harleen. Then, nag-iisip kasi ako kung ano yung pwede natin gawin. Si Rochelle, in-invita mo na, si Buboy. Sabi ko, nag-iintay ako din, sabi ko. Nung time na yun, hindi pa tayo masyadong close. Wow! Naninimbang pa ako, so hindi ko alam kung papayag siya. Pero ending, siya yung may idea nito. Okay, dapat content ko ito, kinuha mo eh. Grabe po. Pero ganito kasi sa Sunday sessions eh. Actually, si Rochelle, siya yung nag-conceptualize nun. Siya yung nag-suggest ng idea na papahulaan na yung mga songs. Yes. Tapos si Herleen, siya rin, sa kanya rin galing yun. Tapos si Buboy, sa kanya rin galing yung mga famous lines. So, dahil wala akong masyadong ideas. Eh, dito tayo ngayon. Siyempre, may konting usapan. Usapan, kwentuhan. Hindi lang first time kita makatrabaho, gusto ko rin i-share sa kanila kung sino ka talaga bilang tao. Okay. At hindi bilang artista. Tama. I think this is getting to know Sian and getting to know Glyza a little bit more. Yes. Pero meron tayong ginagawang kakaiba. So we're gonna be playing Crocodile Dentist. At meron ding kanya-kanyang consequence pag nakagat ka. Yes. Nung crocodile. Meron tayong mga na-prepare na questions dito. So, siya rin po nag-prepare. Ikaw ba mauna sumagot? Glyza! Thank you talaga! Naubos yung battery nung isa eh. Bakit ako eh? Hindi lang po siya guest dito, nagpapairam din siya ng mga gamit niya. Ay, may bayad to. Pwede bang thank you na lang muna sa ngayon? Kape na lang, kape. Sige. Okay, walang problema. Gusto mo decaf? Basta hindi gawa mo. Okay. Kwekwento lang, baka hindi nila naiintindihan. Hindi, kasi gumawa si Glyza ng kape para sa amin. Kay Dom Rocco, kay Rochelle, sa akin. First day namin mag-shoot, tapos binigay niya yung kape. Tapos sabi niya, try niya, masarap ba? Parang kami ininom namin, sabi namin. Oo, masarap, sobrang sarap. Parang gusto ko lang naman kumonek sa mga co-actors ko, maging nice. Pero na-appreciate ko na inubos mo ah. Ganda, masarap naman talaga. Yung tipong masarap na wala ka na kasing choice. Pero okay, ito na. Okay, ito na. Unang question, paano ka napunta sa linya ng pag-artista? Okay, tapos every after question. Kapag sinagot ko na, tsaka ako pipindot. Yes. Okay, paano ako napunta sa linya ng pag-aartista? Unang-una, nasa church ako noon. Tapos may nagsishooting malapit sa church namin. Siyempre, na-curious ako. Tinignan ko, di ba? Church girl ako eh. Galing. After ng church, pumunta ako dun sa restaurant kung saan may nagsishoot. And na-curious lang ako. Tapos biglang may lumapit sa akin na, may kapatid ka ba na willing na mag-extra dito? Hindi pa ako yung tinanong. Okay. Tinanong pa ako kung may kapatid ako na gustong mag-extra. So hindi ikaw yung nakita ng hindi scout? Hindi ako yung nakita ng scout. Ako yung utusan. So takbo naman ako, Tapos tinanong ko, hindi. Tapos bumalik ako. Binalikan ko yung agent. Sabi ko, ayaw po nila eh. Ganun ba? Ikaw, gusto mo ba mag-artista? Parang na-disappoint siya. Walang choice. Ilang taong ka nito? Parang 13, 12, ganyan. Baka talaga. Sabi ko nga, bata pa lang ako, Glyza de Castro na yan. Hi, nako! Parang nakikita ko pa nga yata sa yung mga Pandayan books. Di ba Pandayan? Parang nandun yung notebook mo eh. Grabe! Sa'yo, ikaw. Paano ako na-discover? Napasok ako sa linya ng showbiz kasi gusto kong maging isang basketball player. So pumunta ako dito from the States. Tapos I wanted to play basketball. Pero I found out na in order to play,
you need 2 years of residency. Nag-UE muna ako, University of the East. Oh, okay. Tapos, nag-basketball ako, Team B, pero hindi ako pwedeng maglaro sa Team A kasi meron pang 2 years na kailangan i-fulfill. So, parang sa akin, anong gagawin ko sa 2 years na yun? So, parang naghanap ako ng ma-auditionan, yung mga ganun. Pero gusto mo talaga? Nung una, hindi. Sino nagsabi sa'yo na mag-audition ka? Or paano ka dumating sa point na nag-audition ka? Ang pinakagusto ko lang talaga, magkaroon ng professional pictures. Diba ang ganda kasi tingnan? Para ma-post sa MySpace pa nung time na yun eh. Hindi ko inabot yung MySpace. Anong inabot mo? Instagram. Wow! Yun, so parang MySpace so professional lang. Ano lang photo professional para maganda photos. Yung profile picture mo sa MySpace. Yeah. Then I found out na parang merong isang parang person na parang pwede mag-picture. Sabi niya, pwede ka lang. Parang mukha kang pwedeng mag-artista. So parang pinadala ako sa audition, sa Star Magic at that time. Tapos yun, nagustuhan ko na siya. Na parang, pwede tayong magpaka-baliw dito. Parang tapos, just to cut the long story short. Okay, tapos yung dream mo na maging basketball player, wala na. Wala na, kasi na-realize mo na hindi ako magaling mag-basketball. Yun talaga yan, guys. So, mas magaling kang artista? Of course. So, hanggang ng bangko natin. So, ang consequence, pag kinagat ka, magsha-shot ka ng suka. Suka na suka may to. Sibuyas ba to? Suka na may sibuyas. Pasado. Wow! Thanks! Bigon! Unang sumagot okay. Nito. Itong category na to is showbiz questions muna. Generic showbiz questions. Parang lagi namang tinatanong sa atin. Mas mamaya magana tayo. Magpaka-personal tayo. Showbiz din yung mga answers natin. Huwag naman showbiz. Huwag natin showbiz din ang Sunday session mo. Alright. For susunod na tanong, do you see yourself doing this your whole life at this meaning parang ako naman na sumunod artista ako. Yes, I think parang nabigyan tayo ng opportunity na ganito, so I think parang it's always gonna be there. Di ba parang it's up to us naman kung paano natin alagaan yung takbo ng pagtanggap natin sa mga roles, or di ba kung gagalingan mo talaga, like for this show ginalingan talaga natin, so talaga sobra, di ba pag napanood dito parang grabe, ibang class at kasa, grabe, ibang siyan to, grabe, you're from tough bro, grabe. Hindi ko maniniwala na sila Glyza yun, si siyan yun, nagawa nila yun. Hindi, pero totoo, mas nakaka-excite kasi kapag ang ganda ng project, ang ganda ng story. And we had the opportunity to work with Tita Nova Villa, di ba? Hindi pa tayo pinapanganak, yeah. Pinagawa niya na yun. So parang ano yung meron sa pag-arte? Naisip ko kasi din minsan, may mga times na gagawin ko pa ba ito habang buhay? Pero ang saya eh. Yeah. Ang saya, siguro nga, ano na lang, pag tumagal pa, feeling ko naman may freedom na ako to choose kung ano yung gusto kong gawin. Pero parang hindi ko iiwan yung pag-arte. Parang ang sarap kasi ng ang sarap niyang therapy. Ang sarap niyang gawin. Di ba tapos lagi kami nagkukwentuhan. Meron kami mga deep talks dito sa set ng false task. Nakalain na yun. We're artists. Nahahanap-hanapin natin yung venue to express. At saka to create. Yeah, diba? Kasi create. Acting naman is creating eh. Yeah. Dahil you're creating your character. Ayun. Iba talaga ang isang glass. So, woo! Dahil dyan, pindot! No! Suka yung ako. Woo! Hindi na lang. Wait na lang ba? 1, 2, 3, 4, 5. Lima na lang. Okay. Gosh. Choose wisely. Ah! Nakakainis! Ano ba yan? Okay. Ito po yung suka mga kapuso. Yes. Okay. Dito lang po yan sa Sunday Sessions. Okay. Waka! Hindi mo kaya lulukin! May exam na tayo mamaya, ganyan yung hininga ko, ha? May tubig dyan. Okay na. I'll go. Reset. Okay. False
positive questions naman tayo. Sige. Total, napunta na tayo sa acting, ha? Sige. Tandaan yung kwento naman natin tungkol sa buhay mag-asawa. Diba kinuwento natin nung parang press con natin na, well, mini press con. Kinuwento natin na it's about a newly married couple, diba? Tapos, yung mga struggle. Yung mga challenges. Kasi ano naman sa relationship, diba? Hindi natatapos yung pagsubok, diba? Yeah. Hindi yung, ang daming mga singles na sana matagpuan ko na siya. Pero once na natagpuan mo siya, hindi naman natatapos yung, wow, hindi natatapos yung mga struggles. So, ayun nga. Usapang pag-ibig na, ito na. Ano ba yung tanong? Hindi, tama naman. Wala pang tanong. Wala pang tanong sinasagot mo. Talaga ba? Okay. Hindi, pero tuloy mo lang. Ganda na sinabi mo. Hindi, pero ano ba yung tanong? Hindi, tuloy mo muna. Ganda na. Yung mga tao, mga viewers mo na naghahanap ng pag-ibig, makaka-relate sila. Oo, darating din naman yan. Pero hindi naman ibig sabihin nun na magiging perfect na yung buhay, yung takbo ng buhay mo. Magiging masaya ka na forever. Kasi yung relationship, ano siya eh, tinatrabaho siya. At yun yung ginagawa namin, yung ginagawa ni Edward at saka ni Yanni. Si Edward kasi ano siya eh, workaholic siya, siya yung provider ng family. Si Yanni nasa bahay, kahit na marami siyang ideas. Pinili niya na mag-submit sa asawa niya kasi sa pananaw ni Edward, yun yung tamang structure ng family nila. So anyway, ano nga, ulit yung ano? Wala pa kasing tanong, ang galing mo eh. Kwento mo lang. Haba tayo ba? Tama. Baka tawagin na tayo. Oh. Dinner break po kasi. Dinner break lang at eh. At last day na nag-shoot natin. Kailangan natin itong gawin kasi pagkatapos nito, baka hindi na tayo. Taping friends, taping friends. Oo, hindi mo na ako. Ganun-ganun na lang, parang, hi, what's your name? Hindi mo na ako papansinin, artista ka na. Hindi, pero dagdagan ko lang din yung sinabi mo na, sabi mo nahanap mo yung, di ba parang, you work on it. Constantly, continuously, parang hindi natatapos eh, di ba? And hindi rin siya, and feeling ko yung love, usapang pag-ibig lang, before sagutin natin po. Hindi naman hinahanap yan eh, darating lang siya sa buhay mo. Hinahanap mo ba? Dumating eh. Diba? And lastly, love is a choice. Diba? At the end of the day, tapos na yung infatuation phase lahat. Totoo. It all boils down to choice. You loving your partner. At tayo dyan! At tayo dyan! Come on! Baka mamaya ako sa tumulong. Saan pumapunta? False positive question. Okay. So, bakit mo nga ba? Liza! Bakit mo nga ba? Tinanggap itong proyektong ito. Ito yung salami. Wala akong choice. Wow! Grabe! So, vocal mo dyan sa walang choice. Parang... Hindi. Wala. Hoy. Hindi, honestly, nung sinabi sa akin na makakasama nga kita tapos romantic comedy to, na-excite ako. Kasi nasabi ko to sa'yo, di ba? Pinag-pray ko to. Gusto ko magkaroon ng sa susunod ko. Galing. Dadasalin ako. Galing mo, girl. Woo! Rock and roll. go. Hindi, after nung nagbabaga, alam niyo naman kung gaano ka-intensyon, tapos syempre parang naisip ko na iba naman, bilang actor, explore mo yung capacity mo, yung talento mo, kung ano pa yung pwede mong gawin. And nung sinabi nga sa akin tong project na to, hindi na ako nag-alinlangan na, ay, mag-inarte pa ba ako? Sa totoo lang, specific yung hiniling ko, yung pinag-pray ko, at eto yung mismo yung binigay. Except case. Except sa akin. Ganun. Grabe. Pe-personaling ko na talaga. Yung parang the whole time nakukwento ko tungkol sa false positive. Hindi, pero okay lang. Hindi. Pero eto, gusto ko lang sabihin na sobra akong... Wait, joke lang naman yun. Okay? Sobra akong natuwa sa'yo. Max. Sobra akong... na wow. Nagulat sa kakayahan ni Sian. Kakayahan? Hindi, kasi hindi pa kita nakitang ganyan. Never kita nakita. Actually, wala ka po. actually, hindi kita kilala. Hiyok nga ulit. Hindi. Nakikita ko lang siya na parang boy next door, na tipo, ano lang, leading man material, na pakogi lang. Tapos na tayo sa showbiz questions. Hindi, tama. Bakit ba? Sorry to cut you. So, na ano lang ako, na nagulat lang ako na nakakatawa pala talaga siya. Yung meron din siya mga ideas, tapos ang creative niya.
Nakaka-inspire. Wow! Nice one, nice one, nice one. Oh, pindot na, pindot na, pindot na. Ay! Ano ba yan? Ano nangyayari? Okay. Mamaya na. Ako, sagutin ko. Siguro quickly. Sagutin ko to quickly. Okay. So, bakit ka tinanggap tong project na to? Ako na wala akong juice. Hindi, biro lang. Biro. Sabi na eh. Sabi na wala talaga tayo. Uy, biroan lang to ha. Baka seryoso ako. Hindi, ganito, ganito talaga kami. Ganun yung bond na nabuo namin. Basagan lang. Oo, basagan lang dito sa set na to. Bawal personal. Pero, bawal sensitive. Bawal sensitive. Pero sensitive ako na tao. Pero, yun. I think, yun. Joke lang po yun. Parang masaya naman po kami sa project na to. Pero I think, meron kasing ano, paano ba? I think there's a twist dito sa story na to na that really caught my attention. At hindi pa natin pwede sabihin yung twist na yun. I've seen a lot of comments on Instagram na sinasabi nila kung what the story might be. Kasi wala pang may alam kung anong kwento natin eh. Ano nga ba yung false positive? Yung una mong pinost na picture, bagong kasal tayo eh. So parang iniisip nila, at least may idea na sila na, okay, pinasal, ganyan. Yes. Pero, ano pa? Ano pa, ano pa? So yun, I think yung pinaka-twist lang ng story, and it's a rom-com, ang sarap bumalik sa rom-com. I feel like yun yung dali core. Dali ko nga natututunan from you eh. I think it's my core, the rom-com. Rom-com core. Kaaaw. Ah, dyan, pindot na. Ay. Ah! Oy! Nice. Nice. Okay. Okay. Ito. Ano, nakita ko rin ito sa mga comments ng mga netizens. Ano ang views mo on marriage and what should be the setup? Marami lang curious. I think ang heavy naman. Yeah, I think we're in a point in our lives na naging question. So, talaga ba? Welcome to my talk show. We're in a point of our lives. I think so. 'Di ba parang I think we're done with yung mga pa-cutesy pa-cutesy na controversial. Di ba parang ganun? I think at one point in your life, dadaan ka dun na parang you kind of don't know where to place yourself. Pero you're at this point na parang, ano ba, you found the one? Question towards you. Wait lang, ina mo na. Parang sa akin, marriage, commitment talaga siya. Yeah. Di ba? Once you marry someone, tatanggapin mo lahat ng pangit sa kanya, lahat ng maganda sa kanya. Hindi siya perfect. Kumbaga, yun nga yung stage eh, di ba? Parang you start with infatuation, and then you pursue. Sa aming mga babae, parang, sige, wait lang muna. Kilatisin muna natin ng maigi. And then, when you come to know the person, mas nag-open up ka sa kanya, mas binibigay mo yung sarili mo sa kanya. And then you come to the point na, ano, ready ka na ba na to spend your life, your whole life with this person. Tama. Eh, hindi naman siya dinedefine ng age talaga eh. Yeah. Huwag mong i-pressure yung sarili mo to get married. Mararamdaman mo siya eh. Mararamdaman mo yung sarili mo kung ready ka na ba. No, I think that's it. Okay na yun. Diba, ano parang, ba talaga yung setup? Walang setup. Walang setup. Kumbaga, kung ano yung nag-work sa'yo. Ito nga yung ano, masaya sa false positive kasi binibreak niya yung stereotype. Na ang babae dapat nasa bahay lang, ang lalaki yung provider. I think tinatry namin iibahin yung perception ng tao doon. And bilang in a way na nagre-reflect din yun sa amin na para mas na-realize namin na oo nga no, hindi naman tayo dapat ano eh sumunod sa kung ano yung nakikita natin sa karamihan kasi may sarili tayong meron tayong sariling story. Yeah. So, yung kumbaga yung sinasabi mo is yung parang what people think it should be. Hindi naman dapat ganun. Hindi mo naman dapat sundan yung kung ano ba yung formula na na-form. Diba? Lalo na sa ating mga ano mga artista. Artists. Parang may expectations. Yes. Parang gawin mo na lang kung ano yung gusto mo talaga. Wag mong gawin yun para sa iba. So, wag kang mag-desisyon dahil sinabi yun ng tao sa iyo, kundi magdesisyon ka dahil yun yung sa tingin mong tama para sa iyo. Anyway, pindot na. Oh, ano ba yan? Bakit? Ikaw, sinagot mo na ba? Hindi ko pa sinasagot. I think ako sa hindi makasagot. I think for me kasi, yun nga, I think it falls under yung mga
expectations, I guess, ng mga tao na parang, oh, settle down na because ganito, ganyan, ganyan. But I think for me and Kim, it's more of dapat, we're just prioritizing yung mga bagay-bagay muna, di ba? We're prioritizing family, we're prioritizing work. Kasi alam naman namin na yung pag-ibig, yung pag-iibigan, di ba? Mm-hmm. Yung pag-iibigan, yung pagmamahalan, nandun yan. So parang kampante. Walang pressure na. Walang pressure na, no. Walang pressure na. Pero di ba, kung dadat kung, di ba, parang tinatanong kasi ng marami, kailan ba dadating yung point na yan, di ba? Parang ganyan-ganyan. Pero nasa sa'yo talaga. Hindi, kaya nga. It can happen a couple of years from now. It can happen the next minute, di ba? Uh-oh. We never know. Siyempre, feeling ko, I'm also gauging kung, di ba, gauge ko rin siya, di ba? Kung, Kim. Alam mo na, gine-gauge na muna, ha? It's, hindi pa namin alam. Basta mag-spark na lang yan. Oo. At dahil dyan! At dahil dyan! Huwag na natin patagalin pa! Why? Why? Bakit nangyayari to? Parang ayaw ka na gawin. Parang tigilan natin ito. Parang tawag na tayo, no? Oh, hindi. Hindi pa. Meron pa tayong last two questions. Okay. Last two questions. Sige. Oh, my gosh. Okay. Toyo po ito. Toyo po ito. Diyan ba tiyak ko dito sa talk show na ito? Friendship pala eh. Oh. Akala. Topic. Aping-api po ako dito. Okay, ito na lang. Last one question na. Gusto mo doon na tayo sa pa-controversial question. Pa-controversial na. Ikaw, Mili, ano mo ito? Sige. Anong first impression mo sa akin? Wow! Ikaw na lang pala. Buniser. Rekta tayo. Rekta tayo. Glyza De Castro. Ano nga ba first impression? Parang, showbiz ha. Tapos na tayo sa showbiz answers. Nagpapaka-safe. De, yung the way you are kasi like sa mga roles na pinoportray mo, the way yun nga, sa mga na-rehearse mo na to eh. Hindi ko na-rehearse. Parang medyo parang nakaka-intimidate kang tao. I'm looking for the right word. Baka mga fans club mo mag-aalit. Inaalaga siya pa yun. Ingatan ko. Basta ganun lang mamaya. Hindi. Yun, parang medyo, in a way, parang medyo, hindi naman, mukhang masuplado. Sabihin na natin yan. Kasi okay. Yun nga, lagi nakikita sa'yo, nananampal ka. Hindi ako nangahawal. Mukha kang, yun yung parang first impression ko. Sabi ko, mag-get along ba kami? Baka mapikon ka sa akin. Kasi maingay akong tao eh. Hindi lang alam ng mga karamihan ito sa akala nila ako yung akala ko nga ikaw yung suplada. Mukha kasi yung suplada. Girl! Bakit? Hindi nga, parang yun yung impression mo. Tapos, parang medyo rockstar ka. Maybe sa forma mo, di ba? Sa parang forma mo, parang kung kukopyahin kita. Kung kukopyahin kita. Purutong shorts, ganan. Below the knee shorts eh. Avril Lavigne yun, ano ka ba? Yeah, parang nakakatakot lang masyadong maki-feeling close with you kasi parang baka ma-offend siya, baka, di ba, one of GMA's biggest stars, di ba, hindi mo pwedeng masyadong So yun yung my first question. Okay, then. Alam mo, pag kinagat ako nito, ayoko na maglaro. Okay. Ako, first impression ko naman sa'yo, kagaya ng first impression mo sa akin. Mm. Kasi nga, di naman tayo nagka-work, tapos nakikita lang kita sa mga events, tapos may stance ka na parang artista. May ano? May stance ka na. Stance! May ano ka eh, parang, umako sa atin. Wow. Post ako dito. Ganun ba? Ganun ba? Man? Oo. I put out that vibe. Oo, hindi ka smiley. Hindi ka smiley sa mga events na nakita kita. Yun lang yung parang resting face ko. Resting face ko is... Siyempre, hindi, tapos yun nga, parang ang medyo intimidating din kasi ang tangkad mo sa parang... Hindi mo sabihin malaki. Relax, parang pag-ano ka na eh. Hindi ko nga sinabi kasi baka ma-hurt ka kasi sensitive kang tao. Tapos, yun nga, parang feeling ko...
suplado ka. Hindi ka nakikibonding. Pero complete opposite nun, kung sino ka, yeah. Kung ano yung pagkakakilala ko na sa'yo ngayon. Okay, dahil siya... Dalawa pindot! Dahil siya dalawa pindutin mo! Bakit? Wala, dalawa lang. Isa okay. Pa! Sorry, wala talaga. Pwede, pwede. Sorry. Oh, gusto mo tatlo pa? Wag na. Meron ka ba ito? Sige, meron ka ba kinaiinisan na artista? Siyempre, medyo matagal-tagal ka na sa industriya. Ito. Meron ka ba? Ayan, di ba? Totoo nga yung first impression ko sa'yo. Nung hindi pa kita nakikilala, kiniinisan talaga ka tayo. Parang, wow, ba ito? Bakit ganun sa bayaw? Thank you so much for watching Sunday Sessions with Liza De Castro and CMM. Peace, guys. That's it. Please do subscribe to my YouTube channel. Like, comment, share, and subscribe. Hindi. Meron akong kinainisan. Gulong pa na lang. Ah, din. Sino, sino yan? Sino? Huwag na natin sabihin for the respect of that hindi person. Hindi ko lang parang nafe-feel na sincere siya. Sin bitch, itis. Sin siya, itis. Hindi lang ako makakonekta sa kanya kasi parang may wall siya. Siguro din, hindi lang talaga kami swap. Tama. Okay, sige. Ikaw. Ay, wait. Ayan. Oh, wala talaga eh! Ano nangyayari? Sorry ah, gusto ko pa, isa pa. Dapat. You're my friend! Kita, sagot na! Baka mamaya tawag tayo. Yung kinainisang artista. Kilala mo na eh. Sino? Yan na. Hello? Game na ba? Game na? Hello? Aline Budol in the house! Oh, in the house! We have a special guest Sunday Sessions. Grabe, para sa inyo lang po ito. Ako ba ang host? Hindi po ako ang host. Ikaw na! Channel mo na to. Sige, ikaw na lang. Okay, ayan na! And then, nasa na nga tayo? Sino'y kinainisan? Sabi, nagsabi ka na. Ako'y sinabi ko. Ako, for me, parang naninegaan lang ako sa kanya. Ang negative vibes lang niya. Siguro kasi, ikaw, kilala mo siya. Okay. So, without giving out too much, kilala mo siya. So, parang, ang nega lang. Sinja iti. Pinapulisan ako dito sa tanong. No, I just think na parang may mga sinabi siya sa akin nung nagsisimula pa lang ako as artista. And ako yung feeling ko, I'm the type of person na I will forgive but I will not forget. Ayun. At huwag natin! Pipindot ka. Sige. Baka makarma ako sa pinagsasabi ko. Bakit? Bakit ganun? Bakit ganun? So, nanimili ako, patis o tabasco. Patis o tabasco. Na, ganito na lang. Sige, ikaw na lang ang shot para sa akin. Yan. Kasi, tabasco para sa iyo. Hindi, para din tong thank you tabasco. Para rin tong thank you sa pagtulong mo sa akin, sa setup. Grabe yung effort niya, guys. Hindi ko alam kung mapapagpatuloy ko pa yung ano eh. Tabasco at patis. Tabasco at patis. Tabasco at patis. Grabe siya! Tabasco at patis. At i-mix natin ang tabasco at patis. I-mix natin ang tuluyan. Sige, game! Cien Lim, maraming salamat sa... for making this episode possible. This is for you. Bakit mo nilunok? Hindi kasama sa usapan ang lulunokin. Nilunok ko lahat! Grabe ka. Okay. Palakpa ka naman natin si Liza De Castro. Iba, ma'am. Sabi sa'yo eh, iba ako magpasalamat sa tao.
Wala man akong mabigay na. Thank you so much, Ms. Glyza Dicas. So, sa lahat po ng fans, Ms. Glyza, katuwaan lamang po ito. Talagang basagan po kami dito sa set ng False Positive. And we just enjoy each other's company. Oo, ganito lang po talaga kami. Yung biruin na daliri yun, ha? Daliri yung pinanghalo niya. Pero, sige lang. Well, okay. Magkakasakit ako after ito, eh. Yes, so kailangan pa ng breather. Shit, feeling ko magkakasakit ako. Pero thank you na sinalo mo ang croc challenge ko.